Hello guys, it's me again, Yeria, and welcome to another vlog. For today's vlog, ay i-update ko kayo sa planter stand na ginawa natin last time and kung kumusta na yung mga halaman natin doon. And kung gusto mo rin makita ang update ng planter stand ko, kasama na ang mga tanim ko, please watch until the end. But before that, please don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Tap the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. Let's see guys kung nahiyang ba ang mga halaman ko dun sa planter stand na ginawa natin last time. Let's go, i-check natin ang ating planter stand kung kamusta na ba sila ang mga tanim ko doon. Kung okay pa ba sila and kung tumatama pa sila doon. Yan. Yan na guys ang ating mga halaman and the planter stand na ginawa natin nung nakaraan. Ilalagay ko dito yung link sa taas para makita ninyo and masubaybayan kung paano ko ginawa itong planter stand na to. Actually, ang mga nandito ay aglonema, tapos alocasia, this is alocasia albo, tapos yan aglonema, tapos meron tayong Mickey Mouse, yan. Kung napapansin niyo guys, sobrang laki na nila ngayon. Nung nakaraan ay napakaliit pa nila, katulad nito. Ito ay begonia na dati ay sobrang liit. Dalawang leaf lang siya nung binigay sa akin. And ang hirap, nahirapan ako magpalaki nito. Ilang beses akong nag-transfer ng position or pwesto nito. Kasi nung apat na yung dahon niya, nalagas yung isang dahon. And hindi ko alam kung paano siya papatubuin. And nag-research ako kung ano ba ang gusto talaga ng begonia. So, iba-ibang begonia, iba-iba din ang gusto. Dito ay merong indirect sunlight from 1 p.m. hanggang maghapon. So, gustong-gusto din niya pala. Hinayaan ko lang siya and then I put fertilizer. Osmocoat ang gamit ko na fertilizer. Ngayon ay sobrang laguna niya. Yan. So, yan ay alocasia albo din na bigay ng aking mama. So, aantayin ko kung lalaki pa ito. Kasi for sure lalaki siya. Kailangan ko lang pagtiyagaan and i-observe kung ano ba yung gusto niya. Kung ano ba yung soil. Actually, ang soil ko dito ay rice hull, cocoa cubes, tapos meron tayong cow manure and then garden soil. So, minix ko sila and then ayan ang ginawa kong potting mix. Sobrang liit pa niya guys. Actually, malaki na siya nung nakaraan pero dahil nga panay ang ulan and then wala pa rin net dito banda. So, ayan. Ganyan siya kalaki ngayon. Pero i-update ko pa rin kayo guys kung lumaki na yan. Ito naman ay ang aking grape ivy. Ito ay isa din sa favorite ko na halaman, which is na nakuha ko siya, isang pot lang siya, and then ngayon ay marami na. This is a hanging plant and ang bilis din niyang lumago. Ang kanyang dahon ay green sa harap and then sa likod ay ganyan, purple siya. Ayan, purple siya sa likod. Mas maganda ito guys kapag nainitan. Tapos, meron akong ginagdag. Ito ay filo siya. Ito ay filo plant din. Nabili ko siya sa isa sa mga napuntahan namin nung bumili kami ng kalamansi ng aking asawa. So, ayan. Nung bumili kami ng kalamansi, ito yung nakita ko. Apat lang yan na dahon. This is worth 100 pesos. Tapos, ito naman siya guys ay actually, hindi ko alam na merong bulb ng alocasia dyan. Tapos, hinayaan ko lang siyang tumubo hanggang after ilang months. Tingnan nyo guys, oh, merong, ano tawag dyan? Yan. So, kukuhanin natin yan kasi it could damage our yan, plant. Yan. Spot ko siya dito. Kasi alam kong maganda ang tubo at maganda yung pwesto dito. So, inihilera ko siya sa mga aglonema dito at sa isang begonia. Yan. So, eto naman ay nakita nyo to sa last time ay binlog ko na to siya. Yan, kailangan kong kuhanin to.
Last time I binlog ko na to siya, I bought this for only 50 pesos na sobrang liit, apat na maliliit na dahon. Pero ngayon, tingnan nyo naman siya guys, napaka-lash niya. Yan. Tapos meron pang tumutubo. Mga unfurl. So, ang aking ano dito, ang aking soil mix dito is rice hull, tapos cocoa cubes, garden soil, tapos nilagyan ko ng fertilizer. Ito naman ay begonia na sobrang ang hirap din palakihin. Buti nga at lumaki ng ganito kalaki. Kasi dati ang hirap niya, napakaliit lang niya, parang maliit pa siguro sa thumb. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, ayan, lumaki na siya. Siyempre, kailangan ko din siyang alagaan. We have also this one, butterfly, pero green siya. Naghahanap ako ng purple niyan kasi merong purple niyan, guys. Tapos, eto naman. Eto dati ay nakapwesto doon sa may harap ng bahay. Inilipat ko lang dito kasi alam kong gusto niya din yung indirect sunlight. Ito ay alokasya din. Gusto niya ng mga indirect sunlight, bright and indirect sunlight. So, inilipat ko siya dito. Tapos, meron tayong aglonema. Actually, namamroblema ako sa aglonema. Kailangan ko silang ilipat kasi parang hindi sila hiyang dito. Kasi ang aglonema ko ay, tingnan nyo. Yan. Bago lang din sila, guys. Pero hindi ako convinced na sila ay matataba. So, kailangan ko silang ilipat kasi alam ko na ang potting mix dito ay okay. Pero siguro direct sunlight, especially sa afternoon, kaya ang mga dahon nila ay ganyan. So, ililipat ko sila. Yan. Ito ay na-acquire ko sa kay mother-in-law. Dalawang pot na meron siya. So, hinati ko yung isang pot. So, ngayon ay meron na din akong isang pot. Tapos, ito ay bit-bit niya din nung pumunta siya sa isa sa mga friend niya na ang nag-cut daw ay isang bata, na ang bata daw ay ang dali makabuhay nito. So, gusto ko siya kasi ang kulay niyan sa likod ay ganyan, maroon, and then sa harap ay green din. Tapos, ito ay Syngonium. Isa to siya sa mga una kong naging halaman. Actually, this is an ordinary Syngonium, pero ang bilis niyang, grabe ang ugat niya o pumputok. Ang bilis niyang mag-ugat at ang bilis niyang lumaki. Yan. Isang puno lang ang binigay sa akin ito before, pero ngayon, I have 5 pots na. Ito naman, ay hindi ko alam kung ano yung ID ng halaman na to. Kinuha ko lang siya sa likod ng bahay, tapos nilagay sa pot. And then, this one is also a family of Syngonium. And sobrang lush niya before. Hindi ko din alam. Baka sa init. Kaya ganyan. Yan. Pero mataba siya. Alam kong mataba siya. Kasi meron. Meron na siyang maraming mga dahon. Tapos meron na siyang another na unfurl pa. So, aantayin ko din. Kasi ang bilis din niya eh. Ang bilis din niyang tumubo. At ang bilis din niyang magbigay ng mga new leaf. Tapos ito ay isa sa mga Syngonium din. Ito ay isa sa mga nerepat ko or pinropa ko from that. Ito na siya ngayon. Yan. So actually, tingnan nyo, pumuputok din yung mga ugat niya. So I'm planning to cut this one para ipropagate, para dumami din. Yan. So this is another acquired na aglonema. Ililipat. Temporary lang yung lugar nila dito kasi originally, ang lugar nila ay doon dapat. Yan. It so happened lang na nagpagawa ako dito sa likod. So, inilipat ko muna sila dito para mas comfortable sila. Pero ang nangyari ay parang hindi sila hiyang dito. Kasi guys, ang aglonema, tignan ninyo. Pagka-healthy ang aglonema, pagka-tama sa init si aglonema, ang dahon niyan ay hindi pataas. Yan. Hindi pataas. Papakita ko sa inyo guys yung aglonema na sinasabi ko na very healthy at okay ang growth condition. Okay naman ang growth condition dito. Ipapakita ko sa inyo guys yung difference ng aglonema na nandito sa planter stand na to. Kasi dito ay may araw, especially sa afternoon from 1 PM hanggang 4 PM. May araw dito. So tutok talaga sila sa araw dito. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo na okay ang tubo ng ating mga aglonema.
kasi ang mga dahon nila ay hindi siya pataas. Kuhanin natin yung isang pot doon para ma-distinguish natin yung difference ng dalawa. So dito, nilagay ko siya sa may lilim. Yan. Nasa ilalim siya ng ganito. So hindi siya na aarawan ng directly. So guys, ang aglonema natin na nandoon sa planter stand, that one is nandito lang siya sa lilim ng ganyan. So, i-check natin kung ano yung difference ng dalawa. Yan. Ito, kung napapansin ninyo, nakatayo ang mga dahon niya. While ito ay nakaspread. Oh, tignan nyo guys. Nakaspread ang mga dahon niya. Tapos, meron siyang bagong suloy. Yan. Kasi hindi to siya dito, guys, naaarawan directly. While this one, magkasabay ko lang sila actually in-acquired. So, kung sa inyong palagay, guys, comment down below kung alin sa dalawa ang mas healthy at mas okay tingnan, ba? Diba? So, kung ako papiliin ito, kasi nakaspread out yung dahon niya and hindi siya nakatayo. While this one, tingnan niyo naman, ay parang lanta. Parang hindi siya masigla. Yan. Same lang sila ng potting mix, guys. We have rice hull, garden soil, and cocoa cubes. Same din sila ng fertilizer, which is Osmocoat. And last month lang ako nag-fertilizer sa kanila. Pero ang result ay ganyan. Yung aglonema ko, kailangan ko ilipat ng pwesto kasi I know it na hindi sila hiyang dito. So ililipat ko sila from here, going there. So far naman, medyo okay-okay na tayo dito. Konting linis na lang kasi meron pa tayong mga kalat sa gilid. Ayan. Ito ang ginagamit ko, guys, para sigurado walang tapong.